Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 2nd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang po na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs. Dahil baka nandun ang mga mensahe na para sa inyo. And of course, maaari din po ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Pwede ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. Yan, pauna mensahe ninyo, retreat. Ayan, never underestimate the healing power of a quiet moment. Aries, no, ang iba sa inyo embarking on a retreat siguro around this time, or maaaring, you know, this is a calling for some of you Aries na mag-retreat kayo, no? Kailangan ninyo na mag-heal, kailangan niyo na mag-renew, no? Kailangan ninyo na mag-rejuvenate, no? At the same time, what else? We have twilight, surrender to the last hour when the light barely touches the flowers. Ayan, surrender to the twilight, no? Surrender to the last hour naman ng araw ninyo, no? Para magpahinga. Ibigay naman ninyo yan sa sarili ninyo. Kasi ang iba sa atin, di ba? Ha, matutulog na lang, may ginagawa pa, may trabaho pa, may ganun. Kaya ito parang sinasuggest sa inyo na isurrender nyo naman yung huling oras, no, para sa sarili ninyo, para makapagpahinga naman kayo, makapag-meditate, makapag-rejuvenate, no? So, tingnan natin ano pa ang ganap for Aries. We have Hermit. Ayan. So, dito may retreat tayo at dito naman Hermit, diba? So, napakalakas ng ano dito ng panawagan sa inyo Aries na mag-solitude kayo, na mag-spend time alone kayo so that you can go deep within, no? So that you can tap into your soul talaga, no? May ano to, may mensahe dito Aries na kailangan ninyong ma-access, kailangan ninyong marinig, kailangan ninyong madiskubre sa sarili ninyo. Kaya iniimbitahan kayo dito na mag-contemplate kayo, no? Mag-reflect kayo. Kaya kailangan ninyo na magbigay ng kahit konting oras lang para sa sarili ninyo dito, no? Last hour of the day, no, is maybe the perfect for you. Para wala na kayong iisipin gagawin, trabaho, ba? Diba? Kasi maaaring pagod na din kayo by that time. Kaya yun, yung last hour naman ng araw ninyo, you know, bago kayo matulog, ibigay nyo yan sa sarili ninyo. Then, go for some contemplation and reflection. Magmuni-muni kayo, no? So, what else for Aries? Six of Winter. Ayan. So, may mga difficult situation dito ang iba sa inyo na maaring pinagdadaanan recently. And now, ano na kayo? Papunta na kayo sa calmer waters, no? Parang nanggagaling kayo sa troubled waters, sa kaguluhan, sa chaotic situation, sa unhealthy situation. And now, you are choosing peace. You are choosing life. You are choosing yourself, happiness, safety, yung ganon. Kaya papunta na kayo sa ano, sa calmer waters, no? Yun ang pinipili nyo na ngayon. Kaya you are putting an end sa kung ano man ang challenging situation na pinagdadaanan ninyo, no? Tingnan niyo yung cat, 'di ba? Ayan, so talagang sumisilip na siya kung saan siya papunta. Super excited na siya, maliwanag, maaliwala sa kanyang mukha. So, talagang kung saan man kayo papunta dito, Aries, no? Feels like doon kayo makakahanap ng serenity. Doon kayo makakahanap ng peace of mind, no? Kaya napakaganda lang nito kasi parang sa pagdesisyon ninyo dito na umalis sa kung ano man ang sitwasyon ninyo na pinagdaanan recently, you know, parang pakiramdam ninyo siguro dito na bunutan na kayo ng tinik or natanggalan na kayo ng burden, no, sa balikat ninyo. So, happier times is up ahead sa'yo, Aries. Kaya
go for it, no? Go for it. That's the best decision that you could ever have, na umalis kayo sa sitwasyon na hindi na masaya, hindi na beneficial for you, no? We have number 5, unity. We have this polar bear. So, you know what? Aries, yung hermit energy na to, yung invitation sa'yo na mag-reflect, mag-contemplate, you know, it feels like na may mga ano ka din, bagay din dyan na ma-i-discover about yourself na makakatulong din para sa iyong spiritual growth, no? Para sa iyong spiritual evolution. Kasi maaaring through contemplation, through reflection, maaring dyan din ipahatid, iparating sa iyo ng divine universe na it is about time for you to look for the deeper meaning of your existence, no? Ano yung iyong purpose? Ano yung iyong mission sa buhay? Yung mga ganon. Kasi pag ano tayo, busy tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw, trabaho, obligasyon, responsibilidad natin, you know, we are focusing on those things. Pero yung bulong ng sarili natin, bulong ng soul natin, hindi natin yan nabibigyan ng attention on a daily basis, diba? Yung during daytime na ano tayo, na busy tayo. Kaya, you know what, yung pag-retreat na yan, yung pag-solitude na yan, you know, maybe this is the time na maliliwanagan kayo. This is the time na papasok yan sa isip ninyo, sasagi yan sa isip ninyo, no? Na why am I here? No? What is my purpose in life? Bakit ko ginagawa ang mga ginagawa ko? Bakit ganito ang nararamdaman ko, na I'm feeling something, na I'm being pulled to do something, no, bigger than myself? Yung mga ganon, yung mga maaaring pumasok sa ano ninyo, sa isipan ninyo, no, during contemplation, during reflection, no? Kaya maaari din na by this time, you know, ma-realize din nyo na oo nga, may mga ganitong nangyayari sa akin, and what is the meaning of those things, no, na mga nangyayari sa akin. May minsan, may mga sumasagi sa isip ko na ganito, na ganyan, and why are they coming to me, diba? Bakit ko naiisip ang mga yon, yung mga ganyan? Because I feel na at this point for some of you, you know, you are being called already to step into your purpose, no? Para pag-isipan na ninyo kung ano yung purpose ninyo sa buhay. So, it feels like may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo ngayon na nararamdaman na ganyan. Kaya, maaaring ang iba sa inyo, you know, maaaring naghahanap kayo ng spiritual teacher, ng mentor, no? Ng mga spiritual people siguro, dahil ang iba sa inyo nagtataka na kayo, maaring nagtataka na kayo sa mga naiisip ninyo, sa mga nararamdaman ninyo. Kaya maybe some of you are looking for someone na makakatulong sa inyo para maintindihan ninyo ang mga ganap sa buhay ninyo, no? So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 2nd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang po na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi naman po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs, dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari rin po ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari rin po ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. So Leo, pauna mensahe, Radiance, keep your health high and follow the sun. Ayan. So, yung radiance ninyo, Leo, around this time, you know, talagang magliliwanag yan. That is going to radiate talaga from deep within you. And you know what, yung liwanag na yan, no? That may inspire many people. That may inspire people na
naghahanap din ng kanilang sariling liwanag, no? So it feels like to me that that's one of your missions sa ngayon, ano? Na maging ano kayo ng ibang tao, maging gabay kayo ng ibang tao, maging liwanag kayo ng ibang tao para mahanap din nila ang kanilang sariling liwanag, ma-inspire sila, yung mga ganon. So we have surprises, ayan. So maraming ano, Leo, maraming mga surpresang maaring mag-unfold sa buhay ninyo ngayon. Maybe that is okay, may napipick up ako dito na that may be a surprise regarding or related sa inyong kaperahan, sa inyong financial opportunities, yung mga ganap. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Leo. We have the moon energy and napaka ano, maaaring may mga ano kayo dito ha, Leo. Maaaring may mga decision making kayo na kinakaharap dito. And you are divinely guided, no? Divinely guided kayo dito. Maaaring nahihirapan kayo sa pagdedesisyon, pero huwag kayong mag-alala, no? Kailangan nyo lang gawin dito, mag-tune in kayo sa iyong intuition. Lagi kayong makinig sa bulong ng iyong intuition dito dahil ayan ang makakatulong sa inyo na makuha ninyo yung enlightenment, yung clarity, yung liwanag, no? Sa inyong sitwasyon na kailangan ninyong mahanap para magkaroon na kayo ng basehan para sa inyong pagde-decision dito, no? Kaya huwag kayong mag-alala because sinasabi ng card na to na worry is not necessary. Dahil in fact, ginagabayan kayo ng Panginoon. Ginagabayan kayo dito ng inyong spirit team, no? Binibigyan kayo dito ng mga kaliwanagan na sa isipan ninyo para makapag-desisyon kayo, makapag-isip kayo ng malinaw na makakatulong sa inyong pagdidesisyon. Okay? We also have Ace of Spring, napagagandang energy. This is a new beginning energy. So may mga ano dito, may mga opportunities na maaring dumating sa inyo. That may come by surprise, no, Leo? Maaring hindi ninyo ito inaasahan. Ito yung mga opportunities na hindi man lang ninyo talaga ini-expect na at this time, ito yung maaring dumating sa'yo. Kaya, this is really beautiful. This is going to be a wonderful surprise. Kaya naman, it feels like talagang ano ninyo to, hindi ninyo to paghihintayin. Talagang once na dumating ito, you are really going to put your attention and your focus on this opportunity, no? Kasi maaaring matagal na ninyo itong hinihintay, no? Pero hindi ninyo sukat akalain na at this time, dito ngayon siya dadating, no? At this time, ito yung pagpasok niya sa buhay ninyo, no? Kaya this is really a beautiful surprise para sa inyo. We have Two of Summer. Ayan. So may nakikita ako ditong partnership, no? Maaring partnership in love, yan, because this is Two of Summer. Maaring there is a love connection going on between you and another person. Maaring meron ditong may magpapakilala sa inyo or makikilala kayo, no? Na someone that could be potentially maging boyfriend or girlfriend ninyo, no? Or maybe maaari din na ano to, maging kapartner ninyo sa negosyo or sa trabaho, sa proyekto, no? Or maging kaibigan ninyo, so maaaring ganon. But definitely, you know, meron dito ng ano, love relationship na mabubuo for some of you, Leo. Yun ang akin napipick up dito. Maaring it may come by surprise din, you know, kasi maaring hindi ninyo sukat akalain na yung nakilala na ninyo dati, or maaring may mga kaibigan na kayo ngayon, or may mga nililigawan na kayo ngayon. Maaring hindi ninyo ito inaasahan na ngayon na mismo, no? Ay maaring sagutin na kayo ng oo dyan, diba? So, yun ang ganap dito. And for others of you naman, if you are on a relationship na, kung meron din naman kayong mga hindi pagkakaintindihan, may mga rough patch na pinagdadaanan ng iyong relationship, huwag kayong mag-alala. Because with the coming of this energy, you know, maaaring masurpresa din kayo na yung person ninyo, yun siya talaga yung magpapakumbaba
at siya yung gagawa ng paraan para magkaayos kayo, no? Para ma-address na ninyo kung ano man ang hindi pagkakaintindihan. So may mga reconciliation, may mga pagbabate, may mga resolution dito na papasok, no, para ma-solve ang kung ano man ang hindi pinagkakaintindihan ng couple. No? So, Lee, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie. Welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 2nd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi po magro-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs, dahil baka nandun ang mga mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na napipick up ninyo sa reading na to. At maaari ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. So, Sag, discover. Ayan, look at the early dewdrops before they disappear with the morning sun. Ayan, so, feels like may mga opportunities dito. May mga surprising opportunities na maaring dumating sa inyo, or maybe revealing itself to you ngayon that you need to discover, that you need to look into it, no? Yung mga ganun. Be present, use the hours, don't count them. Ayan. Embrace ninyo, no? Embrace ninyo kung ano yung mga nangyayari sa ngayon, no? I-experience ninyo, i-embrace ninyo, at i-savor ninyo kung ano ang nag-unfold sa buhay ninyo at this time, no? So, tignan natin. Take advantage of each minute, ika nga, or segundo na meron kayo. Okay, so Sag, we have Ace of Spring. Wow. So, this is opportunity. So, maybe ito yung sinasabi ng card na to. Now, there are wonderful opportunities na kailangan ninyong i-discovery or kailangan ninyong bigyan ng atensyon, no? Because maaring ito yung mga opportunity na hindi ninyo sukat akalain na maaring dumating sa buhay ninyo at this point in your life, no? Kaya sorpresa, no? Surprising ang pagdating nito sa inyo. Kaya you know what, kung ano man yung opportunity na to, kung saan man ito related na area ng buhay ninyo, you know, you are going to be very passionate about this one once na mag-show up ito sa buhay ninyo, no? Kasi maaaring matagal na ninyong iniisip or minimithi na magkaroon ng ganitong pagkakataon, no? Hindi lang ninyo siguro to ini-expect na around this time papasok na siya sa buhay ninyo, no? Kaya may gulat factor ang dating nito sa inyo, Sagittarius. But you know what? Yung gulat na yan, that is a very nice na gulat naman. Kasi talagang hindi na kayo dito magpapatumpik-tumpik pa sa kung ano man ang opportunity na to. You're going to grab that opportunity right away. We have, oh my God, Eight of Spring. Maybe there is an opportunity for you to travel. Maaring matagal na talaga ninyong minamanifest, no? Na magkaroon kayo ng opportunity to travel. And this is it. There are a lot of wonderful opportunities talaga, Sagittarius, na parating sa inyo dito, no? Kaya you can't afford to not experience every second, no, every moment na nag-unfold sa buhay ninyo dito, dahil baka ma-miss ninyo mga opportunities na to. Kaya be present in the here and now, okay? Be present in the here and now and savor each minute, each second na meron kayo sa buhay ninyo, no, para ma-embrace ninyo ang lahat ng opportunities na to na parating. Kaya wonderful opportunities are coming in sa inyo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maaring higit pa dyan, no? And it may come by surprise dahil it may come in a fast pace talaga, no? Yung mga hindi ninyo inakala
nagganon kabilis ang pagdating nila sa buhay ninyo. Kaya, ano to eh, this is a fast-moving energy. Kaya mga bigla-biglang opportunities na kakatok sa buhay ninyo, this may require immediate attention, this may require immediate action. Kaya be ready, no, Sagittarius, make sure na paghandaan ninyo ang mga ganitong pagkakataon. Be ready physically, mentally, emotionally, spiritually, ready and fit dapat kayo. Dahil para sa pagdating ng mga opportunities na to, nandyan agad kayo. Handa ninyong bigyan ng panahon at oras ang mga yan, ano? And kasi maaring maano kayo dito, maaligaga, 'di ba? Maaring ma-frazzle kayo dahil sa iba't ibang klaseng opportunities ang dadating. And maybe, you know, yung mga opportunities na to, ito yung mga mini-mithi talaga ninyo. Kaya kailangan handa kayo, no? Handa kayo kasi maaring magsabay-sabay sila, 'di ba? So this could be abundance, no? This could be financial opportunities, bagong trabaho, bagong karera, travel related opportunities, maaring mga ganon, no? Or maaring this is a career na gusto ninyo na talagang matagal na ninyong minamanifest. So it could be anything, no? But this is definitely a wonderful surprise para sa inyo. Wonderful opportunities, no? More than one opportunity ang kakatok dito sa inyo, Sagittarius. Okay, be ready. We have the Empress. Wow. Napakaganda. You know why? Si Empress energy, this is a very nurturing and very prosperous and abundant energy. Kaya yung dalawang opportunities na to, yung opportunity cards na to, talagang napakalakas ng energy nila na this is related to source of income. This is related to an opportunity na pagkukuhanan ninyo ng kaperahan, ng income, no? This may be the opportunities na magsisimulang maghatid sa inyo ng prosperity and abundance, no? Because this is very prosperous and abundant energy. And sinasabi din ng Empress energy, no, na you are creating something new for yourself dito, and maybe, no, ito yon yung mga opportunities na to, dito kayo magsisimula, ito yung pagmumulan ng mga bagong ganap sa buhay ninyo. Maaring ito yung mga bagong path na tatahakin ninyo that is going to bring forth prosperity and abundance sa buhay ninyo, no, Sagittarius? So this is really beautiful kasi yung nakikita ko din dito, you're going to be very passionate about them. You are really going to, ano, to grab this opportunity ng walang hesitation, walang patumpik-tumpik pa, you know, kaya you are really going to take action right away kapag dumating ang mga energies na to or dumating ang mga opportunities na to sa buhay ninyo. So you're really going to be starting to create the success, no, para sa sarili ninyo na matagal na ninyong minimithi, Sagittarius, no? So good luck to that. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.